lahat na nanonood. Good morning po. Bali, nagawa namin ang paraan. Wednesday ngayon na pinipiam namin ang gabi. Tapos pupost na lang namin ng Thursday na umaga. Kaya good morning pero gabi na lang. Good morning po. Last episode po natin, ang napag-usapan po natin yung operation ni Darhela. And radiation. So, yung next step po ng kanyang journey ay yung kanyang, chemotherapy. So, after nga po ng operation, dapat after 28 days, dun pa lang po mag-i-start yung kanyang chemotherapy. Kaso, bago pa lang po dumating yung schedule ng meeting sa oncologist, nag-collapse na po siya. So, nung dinala namin siya sa hospital, bagsak yung hemoglobin niya, bagsak din yung oxygen level niya. So, kailangan niyang masalinan ng dugo. Pero, rare yung ano niya. Ano yung AB plus ba yun? Oh, AB positive. So, ang hirap hanapin. Nasabay pa siya sa pandemic, yung COVID time kaya, na yun. Kaya walang masyadong nagdugo. Kaya ang hirap po maghanap ng dugo. Kaya medyo natagal lang kami noon. Nag-post kami kung saan kami pwede makahanap ng dugo. Sa Facebook. Sa Facebook, oo. Tsaka kung saan-saan sa mga friends, sa mga Red Cross. Meron naman po mga nag-donate, mga friends. Hindi ko na po babanggitin kasi marami po rin mga nag-donate. Pero alam na nila kung sino sila. Hindi na po ako magbabanggit. Thank you po sa mga pag-donate nyo ng dugo. Kung sino man, kapag pupunta kayo dito, pening taho. Tapos po, may nag-start na po siyang mag-chemo. Tapos po yun, doon na po nagkaroon ng changes sa panlasa niya. Sa taba niya, kasi ano, dati sobrang taba niya kasi nandun yung buko. Ngayon parang kasing payat ko na. Yun nga po, medyo nag-deteriorate ng unti-unti yung kanyang katawan. Naapektuhan ng chemo kasi hindi siya makakain. Tapos may time na nakahiga lang siya, mahina siya. Talagang pagka tatayo, lalakad, kailangan ng alalay, mga ganon. Tapos umiihi siya ng dugo, may time na ganon. Hirap siyang umihi. So pabalik-balik kami sa hospital. Minsan lalagyan siya ng catheter. May time na dumugo din yung ilong niya. Tapos kinalikot niya, nagdugo pa. Kaya nga po, pabalik-balik sa hospital. Tapos, nung sobra na yung bleeding niya after nung parang naka-apat na session siya ng chemotherapy, hindi niya natapos yung therapy niya kasi yung pang-apat pa lang niya, sobrang bleeding na po. So, ginamot muna sa hospital, parang nag-undergo siya ng cystoscopy po yata yung tawag dun eh, yung inalis yung mga dugo sa bladder niya. Oh. Inalis po yun. Tapos, hindi na po siya magki-chemotherapy muna. Parang, sabi ng doktor, advice ng doktor, nirefer siya sa radiologist. Magra-radiation siya. So, yun nga po, nag-undergo siya ng 10 days radiation every day po yun. Every day? Oo, every day yun. Tapos yun, talagang sobrang payat na po niya. Papakita po namin yung mga video, mga picture. Pero may video din na nung after na siya makapag-radiation, para makita nyo yung changes ng paunti-unti nung kanyang body and itsura. Yun po. Tapos, nag-fundraising na rin po kami. Kasi po, lagi nga po siya nauuspitali. Parang every week, laging nasa ospital. Pag di maihi, takbo sa ospital, ipapakatheter. Tapos, yung sugat niya, nagkaroon din ng fluid na lumalabas, tapos parang may bumuka na tahi. So, talaga pong, ang hirap dahil pabalik-balik nga po sa hospital. Tapos, yun po, nag-fundraising po kami ng mga t-shirt. At until now po, nagkikimo pa din po yung asawa ko. Kaya po, pag may gustong tumulong, tumatanggap pa po kami ng tulong. Actually, may chemo din po siya ulit sa 9 ang schedule ng chemo niya. Ang mahal ng gamot niya, meron siyang isang gamot na Avastin
80,000 ang isang isang session niya doon sa pera pa yung iba. Yun po, papakita po namin sa inyo yung mga videos niyo. Ginagawa sa radiation? Papasok ko lang sa parang CT scan. Tapos may ano. Tapos Pagkat ang gulo. Bukon yan. Pero di masakit? Hindi, nakahiga ka lang. Tapos kailangan mo nagamay mo sa ano. Kaya lang, kailangan huwag kang kikilos kasi baka may iba yung may ano. Iba yung ano. Ay, balot to mama. Tulog ka? Hindi naman masakit. Ayos? Pang ilan na? Pangalawa na. Monday ulit? Nine. Friday pa bukas ah. Wala, holiday. Bye! Papa. Yes po, yung mga gustong mag-donate para po sa masuportahan namin yung pag-chemo ni Vergel. Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung chemotherapy niya. Yun po. Please subscribe, like, and share para madaming viewers. Yan. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang memory verse na to. The prayer of my righteous man is powerful and effective. James 5:16. Keep on praying and don't let someone or something let you down. Bye! Thank you po. Thank you sa pagnanood sa video namin.